tao ayon doon sa Hebreo kabanatang 2 upang dapat maunawaan niya no kung ano ang kalagayan ng isang tao at maranasan niya ang lahat ng mga bagay na nararanasan ng isang tao. Pero lahat ng mga bagay na yon na kanya itinuturo, hindi niya dinagdagan ng kaalaman ng isang tao, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa kagustuhan o kalooban ng kanyang sariling ama. The doctrine of Jesus was not his own. It did not originate in his as a man. Yet his doctrine was his own. It was given to him by God. He owned his doctrine as the word of God, which he was taught by the Father. So, kung titingnan natin mabuti, bagamat isang Diyos, ano po, napakalalim ng pagpapakababa ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya ayon sa kalooban ng Ama. Ngunit lahat naman ng mga bagay na ito ay tungkol sa Kanya. Ano po? Lahat ng kanyang mga ginagawa na ating mga ipinuturo ngayon at ating pinananampalatayaan ngayon bilang mga Kristiyano ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang lahat ng ito ay plinano ng Ama para sa kanyang bugtong na anak. So, let's get it right. God in human flesh and has His own authority but gave up His own authority for the authority of the Father. Para magkaroon sila ng tinatawag na perfect harmony. So, marami sa atin ang hindi nakakaintindi niyan. Bakit? No? Kasi tayong mga tao, masyado tayong palalo o mayayabang. Ano? Sa mismong pagdadrive na lang, gusto natin na mauna tayo sa iba. No? Kahit sa pila lang, kahit yung mga batang maliliit, no, ayaw nilang pumila, gusto nilang na maunahan yung kanilang kapwa. No? Sapagkat iniisip nila yung kanilang sarili. No po? Marami sa atin ang ganun. Ano po? Na gusto natin na ang Diyos, no, bagamat mayroong tatlong persona ng Diyos, gusto natin na mag-away-away sila. No? Gusto natin na mas makapangyarihan yung Ama sa Anak, yung Anak sa Espiritu Santo. Ngunit hindi maaaring ganun sapagkat sila ay nagkakaisa, iisa. Ano po? At yung kanilang kalooban at kagustuhan ay iisa. Jesus is the unique Son of God. He is man. But unlike other men, He is God. God and man. Ano po? God in human flesh. Having been begotten of the Heavenly Father, not on earthly Father. No? Kaya nga, hindi niya ama si Jose. No, huwag kayong malilito sa bilin na yan, mga kapatid. Ano po? Hindi siya ang biological father ni Jesus. So he was in a unique position to teach the world's truth. Ano po? Sabi niya, I speak to the world those things which I heard from the Father. As my Father taught me, I speak these things. So nung tinanong siya, ano po? For what authority are you doing these things? No? Because the one who sent me, it is His authority that I'm doing these things. By the authority of the Father. So, gaano siya kamasunurin? No? Ayon niya kay Apostle Pablo, napakamasunurin ng ating Panginoong Jesucristo na maging sa kamatayan sa krus ay kanyang sinunod ang kalooban ng Ama. Ayan, ano po. Napakamasunurin niya bilang isang anak. So let's talk about the humility of Jesus Christ or the Son being humble. God's Son, being God, emptied Himself and humbled Himself, become human being, obedient to His Father. Let's read, mga kapatid, Philippians chapter 2, 6 to 10. Philippians. Aklat po ng Pilipos, kabanatang 2, kalatang 6 hanggang 10. Ito po ang sinasabi ay sa Tagalog version ano po, ng aking banal na kasalanan. Nang siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panghawakan o panangnan. Ang kanyang pagkakapantay
sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito, yung kanyang kaluwalhatian, at nag-anyong alipin na nakitulad sa ating mga tao. So, anyong alipin na nakitulad sa ating mga tao. Palibasa ay, nasumbungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa pa. Na tao na nga, no? nagpakababa pa na sa kanyang sarili. Na naging masunurin sa kanyang ama hanggang sa kamatayan. Oo nga, mga kapatid, no? Maging sa kamatayan sa cross. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos o pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lahat ng tao iluhod ang lahat ng mga tuhod at nga sa langit, maging ang mga anghel sa langit ay magbigay papuri sa kanya at mga nasa ibabaw ng lupa, maging tayong mga nasa lupa at maging yung mga nasa ilalim ng lupa. Ano po? Yung mga nasa Tartarus, yung mga demonyo, yung mga diablo, maging sila ay manginig, lumuhod, at magpuri sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang ginawang pagpapakababa. He emptied himself, mga kapatid. He did empty himself of his former authority for the period of his earthly life. That is about 33 years, approximately, no? Iniwan niya yung kanyang kaluwalhatian. Kaya nga dalawang bagay ang sinasabi ni Apostol Pablo, no? Nasumpungan natin siyang Diyos, ngunit nung tayo ay nasumpungan natin Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, syempre Diyos siya, no po? Ngunit iniwan niya yung kanyang kaluwalhatian o kapangyarihan bilang isang Diyos, ngunit yung kanyang kalagayan ay Diyos pa rin, no po? At nag-anyong alipin, ngayon naman nasumpungan natin siyang tao. At sa kanyang pagiging tao, nung siya'y naging tao na nga, ay mas nagpakababa pa siya. Ano po? Mas mahirap pa sa atin. Alam niyo po ba ang isang alipin, mga kapatid? No? Ang isang alipin ay walang karapatan. Ang isang alipin ay walang sariling pag-aari. Nakakalungkot na kalagayan ng ating Panginoon. At sa loob ng 33 taon, ganyan ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. So, napakaganda pong larawan, hindi po ba ng magpapakababa? Sabi niya nga po, ano? Ayan po yung reading kanina. Before the world existed, the Word was in the form of God. Jesus was in the form of God. Alam natin yan. Ano po? At maraming mga tao ang hindi talaga naniniwala sa bagay na yan. And in that form, he was equal with God. They are in the same footing. Pareho sila ng kalagayan, ng kapangyarihan, ng kaalaman. Ano po? They are both omnipresent, omniscient. No? Lahat yan, ano po, ng kalagayan ng isang Diyos ay nasa ating Panginoong Jesucristo. However, ano po, he emptied himself of that form and took the form of a servant as the man Jesus. Ano po? And he was called the son of man, anak ng tao, isang alipin. So, as to form, mga kapatid, no? He was equal to a man as a human being. He humbled himself and became obedient even unto death. But as to authority, he remained equal to God. Hindi po siya maliit na Diyos, no? Na sinasabi ng iba. Hindi rin po limitado ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi rin naman limitado yung kanyang kaalaman, no? Diba madalas siyang tanungin ng kanyang mga alagad, no? Kailan mo ba muling itatayo ang kaluwalhatian ng Israel, no? Anong sagot niya? Ang mga bagay na yan ay hindi sa aking kalooban, kundi sa kalooban ng Ama. So kung titingnan natin mabuti doon pa lang, mga kapatid, no, wala siyang, bagamat alam niya itong mga bagay na ito, ayaw niyang dagdagan yung doktrina na nais niyang ibahagi doon sa kanyang mga alagad. Ayaw niyang haluan ng karunihan yung dalisay na doktrina na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang sariling Ama. Napakabuti, hindi po ba? Kung titingnan natin dito, ano po, yung kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang napakadalisay, ano po. Sa hinahaba-haba ng ating pag-aaral, ano po, mas lalo kong nakikita yung pag-uugali ng ating Panginoong Jesus.
yung kanyang karakter bilang isang anak, bilang isang tao. Mas humahanga ako sa kanyang pagpapakumbaba na kaya niyang lahat gawin ang mga bagay na ito at simple lang ang kanyang iniisip tayo. Walang ibang mga bagay ang kanyang pinaglilingkuran kundi tayo, mga kapatid. He at no point by humbling himself diminished his authority. He obeyed his father by his own volition. Hindi dahil sa gusto lang ng ama. Anak lang kita eh. Kailangan ka sumunod. Pero hindi. He went with God sense because he wanted to. He respected the authority and will of his father without diminishing his own authority. Nasa kanya pa rin yung kapangyarihan saan? Sa kalikasan, sa kamatayan, sa mga diablo, sa ating mga tao, at kanyang sariling buhay. Nasa kanya po ang lahat ng mga bagay. Ngunit, lahat ng ito ay iniwan niya para sa atin. It might be said that he became a servant. A servant does not have the same authority as his master. So this is a reasonable and important objection. So we will deal with it in the next point of our lesson. So tatanungin niyo ako mamaya siguro. Paano masasabi na may otoridad ng ating Panginoong Hesukristo? Eh, alipin nga siya. Ano kapangyarihan ang kanyang gagawin? Yan yung objection dyan ng karamihan. At yan din yung objection ng mga karamihan ng mga mangaral ngayon. Tingnan mo nga, lumakad nga siya sa tubig, namatay nga siya eh. Anong kapangyarihan meron yan? Nasaktan nga siya eh. Nagdugo. Lumuha. Anong autoridad meron siya kung alam niya ang lahat ng mga bagay at anong kapangyarihan meron siya? Ito po ang sinasabi dyan, mga kapatid. First, he was humbled. Now, he became subject. Mas nagpakababa pa. The subjection of Jesus Christ, the Son of God, is in subjection to the Father, and this may seem inconsistent with his equality or equal authority with the Father. So, tingnan natin mabuti, mga kapatid. Let's read the verse. 1 Corinthians chapter 15, 27-28. According to Apostle Paul, God has put everything under His feet. Obviously, everything does not include the one who subjected everything to Christ. And when everything is subjected to the Son, He will be subject to the one who put everything under His feet so that God may be all in all. Tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid. Medyo mahirap tong pagkakaliwat na ito. Ayon po sa Tagalog. Unang Korinto. Kabanatang 15. Ito po ang sinasabi niya. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Natapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na nga na tinangiyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak ay rin ay pasusukuin naman sa pagpapasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So the Father is all in authority. Even Jesus is all in authority. God is everything. Sabi dito, kaya yung mga taong sabi natin, na ayaw magpakumbaba, ayaw tanggapin yung katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, ayaw mapabilang doon sa kanyang kaharian. Tinan yung mabuti ang sabi nito, ang lahat ng mga bagay ay pinagkaloob na sa ating Panginoong Hesukristo. Nasa kanya, nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Obviously, lahat ng mga bagay, Kaya lang merong hindi kabilang dito. Ano daw po ang hindi kabilang dito? Yung mga bagay na ayaw magpasailalim sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga taong ayaw sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. It does not include the one who subjected everything. Wios, or yung tinatawag natin, ace into. Yan yung kanyang Griego. Yung lahat ng mga into dyan, o yung mga ace dyan, ang tinutukoy ay yung ama. Kaya ang sabi niya, and when everything is subjected to Son, lahat na nga ng mga bagay nasa kapangyarihan na ng anak na po. Ngunit siya pa rin mismo, and he was subject to the one who has given him the authority, the Father.
who put everything under His feet so that God may be all in all. Praise God. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos. Kaya nga nagtataka ako, no? Natatawa ako doon sa mga taong nananalangin palagi. Ibinabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian at papuri, Ama. Ang tanong ko sa mga taong ito, kailan nyo kinuha ang kaluwalhatian ng Diyos? Madalas ko marinig yan sa mga Catholic priest. No? Ibinabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian at kapurihan. Kailan nyo kinuha ang kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos? Kayong mga palalo at mga mayayabang na mga mangaral ng Panginoon. Nakakalungkot, nakakatakot, nakakilabot. Itong mga bagay na ito, mga kapatid. Maging yung anak nga, no? Kung titingnan natin dito, ano po, he was all subject in authority of his father. Bagamat siya mismo ay meron ng sariling kapangyarihan. The praises, mga kapatid, the praise, then the Son himself will also be subjected to the Father, does not imply that before then that the Son was in subjection. It simply means that then, as always, the Son will be subject to the Father because that is the nature of Godhead. That is the nature of Godhead. Parang ganito yan, mga kapatid. Tingnan niyo pong mabuti. Sa mag-asawa o sa isang lalaki at isang babae, sino po ang ulo ng pamilya? Sino po? Hindi po ba yung lalaki? Pero madalasan, ano po, o mas madalas natin nakikita, ano po, mas maraming matapang na babae kaysa lalaki. Pero kung papansin ninyo, yung bang lalaki kapag inutusan na ng kanyang asawa ay under na siya, mababa na yung kanyang kalagayan dahil maraming pinagagawa sa kanyang asawang babae, hindi ba ginagawa niya yun dahil mahal niya yung kanyang asawa? Ano po? At ganun din naman yung kanyang asawang babae, nagpapasakop siya din sa kanyang asawang lalaki dahil iisa sila. That is a complete harmony. At yung mga bagay na yun ay hindi maaaring masira. Maging yung kanyang kalagayan bilang anak, na po yung kanyang pagpapasakop sa Ama ay hindi kailanman magiging mababa ang ating Panginoon Jesucristo kung susunod siya sa kanyang Ama, sapagkat parehong-pareho pa rin sila ng kapangyarihan, ng kalagayan, ng lahat ng mga bagay na meron ng isang Diyos. Bago pa man siya naging laman, mga kapatid, o bago siya natin natagpuan bilang isang tao, po, the Word was subject to the Father. When the Father sent Him into the world, He obeyed. Mapapansin niyo from the creation, ano po, and the Word without form, it was void, it was empty, it was ugly, according to Genesis chapter 1. But when the Father spoke the Word, sabi niya, let there be light, and Jesus Christ was the agent of creation. He was the part of the creation that gives light. Ano po? He separated water from earth. He created the expanse of the heaven, human flesh, plants, animals, everything that we see, mga kapatid. Ano po? That is His agent, Jesus Christ. But in complete subjection to the Father. Sumunod, while He was in the flesh, He continued to be obedient servant even unto death. There was a time that He asked His Father, mga kapatid, ang sabi niya, ano po, could you, God, Father, no, let this cup pass from me? Pwede po ba, Ama, na lampasan natin itong bagay na ito? Na wag na lang nating danasin itong bagay na ito, na maghiwalay tayo, no? Na sa kanyang pananalangin, ano po, ay pinagpapawisan siya, at mula doon sa kanyang pananalangin, hindi na pawis ang lumalabas sa kanyang balat, kundi isang dugo. Dahil na rin sa kanyang pag-aalala na darating ang panahon na maghiwalay silang mag-ama. Pero ang sabi niya, let your will be done. Pero bago niya hingin yan, ano po ba ang hinihiling ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Garden of Gethsemane? Bago niya hilingin na yung bagay na yon ay malampasan niya o ihiwalay sa kanya, hindi po ba hinihingi niya na sabi niya sa Ama, Ama, pagkaisahin mo sila. Gaya natin na tayo ay isa.
Pero bakit ngayon, ano po, ang dami-daming mga religion, ang dami-daming mga turuan, dami-daming mga paladong tao, o mayayabang na mga tao, mga kapatid. Sana po, ano, kung pag-aaralan nating mabuti ang buhay at kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung una nating makita, ano po. His humility, yung kanyang pagpapakababa. Now, he was glorified, he remained subject to the Father, and eternity he will still be so. No? Kaya nang tinanong siya ng kanyang mga alagad, no? Panginoon, kailan ka bababalik? Sabi niya, ano sabi niya doon sa kanyang mga alagad? Hindi para sa akin ang mga panahon at mga bagay na ito, sapagkat ito ay sa kalooban ng Ama. Alam ba niya, bilang isang Diyos at tao, alam niya ba kung kailan siya babalik? Siyempre, oo, alam niya itong mga bagay na ito. Ngunit ayaw niyang pangunahan yung Ama doon sa kanyang plan. Sapagkat sila ay nagkakaisa. The Heavenly Father gave full authority to His Son, equal to the Father's own authority. In return, the Son always does the will of His Father and exercises His authority in complete harmony and unity with the Father. There is no inconsistency, mga kapatid, no, sa mga bagay na ito. Although two-way may have equal authority, one may defer to the other, even serve and obey the other. This does not require the one to lose authority, but to exercise in harmony with the other's authority. The Word became flesh, able to serve and obey God because He His own will had always been to do His Father's will. Nevertheless, Christ has always been granted the full authority of the Father. So ngayon, mga kapatid, ano po? Para sa atin, paano ba ito? Ayan. Para sa atin bilang mga Kristiyano, paano po kaya matututunan ito? Ano po? Our lesson, mga kapatid, na Jesus made us understand life. Nasa buhay na ito, mga kapatid, ano po? Aminin man natin o hindi, lahat ay merong sinusunod. Hindi po ba? Aminin man natin o hindi, no? Lahat tayo ay in subjection sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Marami sa atin ang hindi nararamdaman ngayon. Nakala natin tayo na ang Panginoon ng sarili nating buhay. Pero kung titingnan natin, ano po, maging ang ating Panginoong Jesucristo, He was in subjection to the Father. Even the Father, no, gave Him the authority, ay ibinigay niya yung nararapat para sa kanyang anak. So para sa atin, paano nga ba ito? Unang-una, mga kapatid, reset your center. Who is your center ba? Sino ba yung nasa kalagitnaan natin? Yung ating bang mga sarili ang lagi nating nakikita, no? Na madalas tayong tumitingin sa salamin at madalas tayong nagsiselfie sa ating cellphone na sinasabi natin, ang ganda-ganda ko, ang gwapo-gwapo ko, no? Ang galing-galing ko, ang buti-buti ko, no po? According to Apostle Paul, mga kapatid, do nothing from selfish ambition or empty conceit, but with humility of mind, let each of you regard others as more important than yourselves. Meron akong problema dito, mga kapatid. When you regard others than yourselves, unang-una, huwag nating gawin itong bagay na ito dahil tinatamad tayo. No? Sige na nga, ikaw na lang. Yung pala kasi tinatamad tayo, you know? Ayaw nating gawin. You know? Kaya sinasabi natin sa iba, sige, mas mataas ka na sa akin, mas magaling ka na sa akin. No? Kaya lang kasi ayaw natin gawin. Pero gawin natin itong bagay na ito, that we regard others as more important than ourselves because in equal footing, ginagawa rin natin yung mga bagay na ito. Do not look out only for your own personal interest, but also to the interest of others. Let this attitude be in you as it was also in Christ Jesus. So, if you want to be like Christ, humble ourselves. Sumunod, mga kapatid. Upgrade our service. No, the truly satisfying life is lived as follows. Each one has received a gift, employed in its serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Be a good steward. Maging mabuti tayong tagapaglingkod ng Panginoon. O mabuting katiwala. No? Ang sabi nga ng Panginoon, ikaw na matapat, na mabuting katiwala, halika, sumama ka sa kaligayahan o pumasok ka sa kagalakan ng iyong Ama, ng iyong Panginoon. Kung nais natin mapakinggan yan, mismo sa bibig ng ating Panginoong Diyos, ay let's upgrade our service, mga kapatid. Lawakan pa natin ang paglilingkod natin sa isa't isa. The word for gift and grace, no, nung sinabi ni Pedro ito, no, na napaganda. Sabi niya, ano po, biyaya at isang regalo, mga kapatid, na binigay sa atin. Ano po. The word here is this one.
charisma. No? Marami ka bang charisma? Natutuwa ba yung mga tao kapag kasama kanila? O baka naman naiinis sila dahil ikaw na lang na ikaw, no po, yung kinikwento mo. Hindi mo na nakikita yung nasa paligid, no po. Ang isang taong charismatic ay nakikita niya yung kalagayan ng ibang tao. At inuuna niya yung kalagayan ng ibang tao bago pa yung kanyang sariling interes, no po. He understands life. It is one of the paradoxes in life that the more you try to make others happy, the more happier you are. Napansin niyo po yun sa amin, sa mga nagtuturo sa One More Kids, ano po. There's a lot of sacrifices. Long patience, ano. Mga bata, hihigay niyo, ang kukulit niyo, ano po. Pero after you serve them, ano po, there is fulfillment. Pagkatapos noong pagod, pagkatapos noong lahat ng mga bagay na ating ginawa, hindi ba pag-uwi natin sa ating mga bahay, ang gaganda ng mga kinikwento natin. Hindi tayo nauubusan ng kwento doon sa ating mga nagawang kabutihan para sa ibang tao. Sumunod mga kapatid na po, put first your Savior. When we say other should come first, of course, the most important other is God. Totoo naman yan mga kapatid. Sa araw-araw na